Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Roda na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ito ay pinamagatang Ang Atikong Pampira. Isinulat ito ni Sir John Ronald G. Papa ng Division of Tanawan City at iginuhit naman ni Ma'am Rodora B. Carsologo ng Division of Cabuyao City. Binigyang buhay ni Roda L. Villalobos mula sa Division of Lipa City sa anyong audiobook. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina at makinig! Nagising ako sa sigaw ni Ate Ara na nagmumula sa kanyang kwarto. Nay! Nay! Ayoko po sa sikat ng araw. Pakisara po nang binuksan ninyong bintana. Kaya siguro makapal ang kortina sa kwarto ni Ate. Ayaw niya sa maliwanag na sikat ng araw. Bakit kaya ayaw niya sa liwanag? Tuwing napapadaan naman ako sa kanyang pintuan, takot na takot akong sumilip. Napakadilim kasi lalo na sa gabi. Tila, kuweba ito na mayroon mga matang nakatingin sa akin. Bakit kaya gusto ni Ate sa dilim? Abot bewang ang buhok ni Ate Ara. Maputla ang kanyang balat at paborito rin ang kulay na itim. Itim na ipit, itim na damit, itim na wallet, itim na jacket, itim na medyas, itim na swelas, itim na pantasa, itim na mesa. Mayroon din siyang pusang itim. Ang pangalan nito ay Lilim. Kapag lumalabas siya ng bahay, nakasuot siya ng itim na sunglasses at makapal na balabal. Bakit kaya ganito si Ate Ara? Minsan isang tanghali, inutusan ako ni Nanay. Clara, tawagin mo si Ate Ara sa kwarto niya kasi kakain na. Naglakas loob akong pumasok sa kanyang kwarto kahit madilim. Ate Ara, nandyan ka ba? Kakain na tayo ng tanghalian. Tumingin ako sa paligid, hindi sumasagot si Ate. Nakita ko siya nakakumot at mahimbing na natutulog. Lumabas ako ng kwarto niya at bumalik kay Nanay. Nay, tulog pa po si Ate Ara. Bakit kaya baliktad si Ate? Sa araw siya natutulog pero gising naman kapag gabi. Nang gabing iyon, sabay kaming nagsepilyo ni Ate Ara. Matagal ko nang napapansin ang kakaibang tubo ng dalawa niyang ngipin. Ate Ara, ano po yung matulis mong ngipin? Clara, ang tawag dito ay pangil. Bakit ka po may pangil? Tumingin lamang siya sa akin at kumagikik. Lalo tuloy akong nagtataka. Normal ba sa tao ang ayaw sa liwanag? Ang mahiging mahilig sa itim? Ang matulog sa araw pero gising sa gabi? Normal ba ang magkapangil? Napahipo tuloy ako sa aking mga ngipin. Ganito rin kaya ang atin ng kaibigan kong si Bonnie? Kinabukasan pagkatapos sa eskwela ay agad ko siyang pinuntahan at kanwentuhan. Hala, Clara, hindi naman ganyan ang ate ko. Sa kakwento ng lola ko, bampira daw ang tawag sa mga taong ayos sa liwanag. Mahilig sa itim, tulog sa araw pero gising sa gabi. At higit sa lahat ay mayroong pangil, nangangagat sila at umiinom ng dugo. Ako, bampira siguro ang ate mo. Anong gagawin ko, Bonnie? Sabi ng lola ko, takot daw mga bumpira sa asin at bawang. Mag-ingat ka, Clara, dahil malapit ng maggabi. Kailangan ko nang umuwi, pero natatakot ako kay Ate Ara. Ilang oras na lamang ay gabi na. Magigising na ang ate kong bumpira. Paano kung kagatin niya kami sa liig? Paano kung inumin niya ang dugo namin? Paano ko? Napakaliit ko. Hindi ko kayang labanan si ate. Sana nasa bahay si nanay. Sana marami kaming asin at bawang.
Kailangan kong umuwi at sagipin si nanay. Kailangan kong pigilin ang ate kong vampira. Nagmamadali akong umuwi para kumuha ng asin at bawang sa kusina. Pero laking gulat ko dahil nandoon din si Ate Ara. May hawak siyang baso na may kulang-kulang inumin. Umiinom siya ng dugo. Tumingin siya at ngumiti sa akin. Matulis ang kanyang mga pangil. Mabilis akong tumakbo sa kwarto namin ni nanay. Nagtalokbong ako ng kumot. Nasaan kaya si nanay? Kabilang ni Ate Ara sa bahay. Biglang narinig kong may pumasok. Ubod, lakas kong humiyaw. Ate Ara, huwag mo akong kagatin! Clara, bakit? Anong nangyari sa iyo? Mabuti naman at si nanay pala. Sabi kasi ng ate mo, nagmamadaling tumakbo ka rito sa kwarto. Agad ko siyang niyakap. Vampira po si ate. Anong sinasabi mo? Inaplos niya ang aking buhok. Vampira po si Ate Ara. Kakaiba po kasi ang mga kilos niya. Ngayon niya sa liwanag. Mahilig siya sa itim. Tulog siya sa araw pero gising sa gabi. Mayroon siya mga pangil. Umiinom po siya ng dugo kanina. Ayoko po ng ating vampira. Ngumiti lamang si nanay sa akin. Maliwalas ang kanyang mukha. Parang hindi naman siya natatakot makagat ni Ate Ara. Anak, tao ang Ate Ara mo at hindi vampira. Nasa kolehiyo na siya. Marami siyang exam sa eskwela at kailangan niyang mag-aral. Lagyo tuloy siyang puyat kaya madaling nasisilaw sa liwanag. Paborito lang talaga niya ang kulay na itim. Parang ikaw at ako, may paborito rin kulay. Clara, huwag mong gagayain ang ate mo ha. Masama sa katawan ang pagpupuyat. At hindi rin totoong dugo ang nakita mo kanina. Nakangiting paliwanag sa akin. Kinabang ni nanay si Ate Ara. Lumapit si ate at inabot kay nanay ang pulang-pulang inumin. Uminom si nanay sa kape na tikim nila ito sa akin. Ako ang Diyos po pala ito, hindi dugo. Napabulalas kong sabi. Ngumiti sa akin si ate. Kitang-kita ko ang kanyang matulis na pangil. Pero ate, bakit ka may pangil? Balang araw, Clara, malalaman mo rin. Sagot niya. Napahipo ako sa aking mga ngipin at napadpad ang aking daliri sa gilagid. Bakit parang may matulis? Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.